Istorya, kwentong Pinoy Horror Story. Ang susunod nating kwento ay ang Babaeng Ahas. Kapag sinabing babaeng ahas, ang pumapasok agad sa utak natin ay sila Valentina, Medusa at Galema. Pero sa akin, hindi agad sila yung naiisip ko. Year 2012, bago mangyari yung pinaka-weird at creepy experience ko, ay everyday po ako nagkakaroon ng panaginip tungkol sa isang babaeng ahas. I think, hindi ko siya masasabing panaginip lang because it was a nightmare. Lagi ko siyang nakikita sa panaginip ko. Nakatayo lang siya ng tuwid at merong napakaraming ahas sa katawan niya. Iba't ibang species ng ahas. Meron pa yung king cobra na nakapalupot sa forehead niya. Hindi ko alam kung ano ang meaning nun at bakit siya palaging napapanaginipan ko. Yung itsura niya ay hindi naman actually nakakatakot, but yung aura na binibigay niya sa akin is nakakapagpataas ng balahibo, lalo na kung nakatingin siya sa akin ng matalim. August 14, 2012, alas 8 na po ng gabi noon. Pauwi na po ako noon, bali mag-isa lang akong naglalakad sa street namin na halos wala ng katao-tao sa labas. Kakatapos lang kasi ng duty ko sa isang convenience store na malapit lang naman sa bahay namin, kaya madalas talaga ay nilalakad ko na lang. Anyways, may tinitingnan ako noon sa loob ng bag ko at yun yung wallet ko kasi baka naiwan ko yun sa store. Naglalakad ako habang nagkakalkal sa bag ko, and then napatigil lang ako kasi naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin sa likod. Pagkalingon ko po, bumungad sa akin yung isang babae na nakasuot ng belo. Nakatakip sa buhok at gilid ng mukha niya. May dala siyang basket na may telang nakatakip. Sa itsura niya ay mukhang nasa mid-50s na po siya. Hindi naman po ako gaanong natakot sa kanya. Nagulat lang kasi ako nang bigla na lang siyang sumulpot doon at hindi ko talaga siya napansin. Nakatingin lang sa akin yung babae, tapos ay ngumiti siya sa akin. "Ano pong kailangan nyo, ate?" tanong ko sa kanya. Mabait kasi ako kaya baka nangangailangan ng tulong yung babae. Baka mabigat yung dala niyang basket. Sumagot naman siya agad. Sabi niya, baka gusto ko raw bumili ng tinda niya. Napaisip tuloy ako na baka tindera ng balut penoy si ate kasi sa dala niyang basket. Lumapit ako sa kanya kasi sakto na nagugutom na po ako. Kailangan kong bumili para may makain ako mamaya after kong kumain ng kanin. Tinanong ko po siya, "Magkano po ba yung balut niyo, ate? Bibili po ako." Mas lalong lumawak yung ngiti ni ate. Tapos ay dito direkta kong nakita na iba yung mata niya. Ang liit ng pupil ng mata niya or yung itim sa may mata niya na parang kahawig sa mata ng ahas. Tapos ay bigla na lang siyang nagsalita, "Hindi ito balot." Sabay tinanggal niya yung telang nakatakip sa basket. Pagtingin ko, napamura ako sa gulat kasi ang laman ng basket niya ay sandamakmak na ahas. Muntik pa ako matuklaw nung isa na kulay brown na ahas. Umatras ako tsaka tumingin doon sa babae. Nakita ko na dahan-dahan niyang tinanggal yung belo sa ulo niya. Tapos po ay tumambad sa akin yung isang king cobra na nakapalupot sa forehead niya. Dito na pumasok sa isip ko na magkapareho sila ng babaeng ahas sa panaginip ko. Meaning ay baka iisa lang sila. Natatakot na po ako. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. In real life yung mga babaeng ahas sa panaginip ko. Lumawak yung ngiti ng babae nung makita ako na takot sa kanya. "Bibili ka ba?" tanong niya sa malademonyong boses.
Mabilis agad akong tumakbo papalayo sa kanya. Tumitili ako at umiiyak habang tumatakbo. Sa sobrang bilis ng takbo ko, nakarating agad ako sa bahay at sakto nasa labas si Papa, kaya nagsumbong agad ako sa kanya. Hirap na hirap pa akong magkwento tungkol doon sa nangyari, pero in the end ay hindi naman siya naniwala sa akin. Baka pagod at gutom lang daw yun. Nagkwento naman ako kay Mama, pero ganun din ang sabi niya sa akin. Hindi ko naman basta guni-guni yun, dahil totoo ko talagang nakita yung babaeng ahas. Tsaka hindi pa naman ako as in pagod na pagod ng mga oras na yon, at hindi rin ako gutom. Umiiyak pa rin ako noon sa bahay pagka-uwi ko, at hindi na ako nakatulog noon kasi ay baka mapanaginipan ko na naman siya. After 2 weeks, bumisita si Mama sa bahay ng friend niya somewhere in Calabarzon. And then nabalitaan na lang namin sa friend ni Mama kasi ay tumawag siya kay Papa na natuklaw daw ng ahas si Mama. Yung venomous snake daw ang nakatuklaw kay Mama, at limot ko na yung pangalan noon. And hindi na daw agad na agapan, kaya dead on arrival na nung pagkarating nila sa ospital. Istorya, kwentong Pinoy Horror Story. Ang susunod nating kwento ay ang Retreat House sa Baguio City. Every before graduation as a senior student, merong retreat, at yung retreat na yan ay sa Benguet. Before pa lang kami mag-retreat, may kwento na ang mga alumni sa school namin about sa retreat house na yon na marami ng multo. Because bahay yun ng mga madre, at yung ibang madre ay namatay na doon. Noong nandoon na kami, tinitingnan ko pa lang yung retreat house. Dalawa kasi yung house doon, at magkahiwalay yung babae at lalaki. Pero ang pinaka-creepy ay yung sa mga babae. Ang dami kasing edges ng bahay, kaya nakakatakot. Pag akyat pa lang namin doon ay nararamdaman na namin na may kakaiba sa loob. Sobrang creepy po talaga. Kahoy po kasi yung sahig at naririnig mo pag may naglalakad. Unang araw pa lang, nabati na kami ng mga multo doon. Una kasi ay sabi magpahinga muna, at mamayang 1 PM na daw ang session. Nag-CR yung roommate ko. Nag-ayos ako ng damit nang biglang may sumitsit sa akin. Nung una, akala ko ay classmate ko lang yun, dahil mahilig man loko yun. Katabi lang namin ng room, kaya nung pangalawang sitsit niya, doon ako kinabahan. Dahil nung lilingon pa lang ako, ako pa lang ata yung nasa taas, so wala akong kasama doon. Pangalawa, nagsimula na yung session namin. Pinanood kami ng film, at yung film ay about sa importance of life. So may nagpakamatay and stuff. Halata sa buong klase na medyo iba na yung ambience ng session hall. Malamig talaga sa loob, pero parang may kakaiba. Isang oras na ata yung pinapanood naming movie, nang biglang kumalabog yung pintuan ng CR. At napalingon kaming lahat, at wala ngang tao at hangin man lang. At tapos sabi ni Father, wini-welcome lang kayo. Pangatlo, patulog na kami. At nung medyo 30 minutes na kaming nakahiga, lights off pa, biglang may naglalakad sa hagdan. Siyempre, kahoy yun, kaya rinig na rinig mo ang bawat yapak. Akala naming lahat ay si Sister, pero wala naman palang tao doon. Kasi alam din naming bawal na lumabas ng kwarto noon. Sobrang dilim, kaya imposibleng may maglalakas ng loob na lumabas pa noon. Halos lahat ay takot ng lumabas. At ang panghuli ay nung pauwi na kami. At nung nasa baba na kami lahat, paakyat na sana ng bus, inutusan kami ng teacher namin at tawagin daw si Sister. Siya yung principal sa retreat house.
tinawag namin siya at nandoon siya sa hagdan kaso nakatalikod. Ako yung unang nakapansin na parang hindi si sister yun. Ilang beses namin tinawag, "Sister, tara na, baba na po kayo. Paalis na po yung bus." Ayaw talaga. Tapos ay tumawag yung adviser namin, "Mga anak, baba na kayo. Nandito na si sister sa loob." Nagtinginan na lang kami. At lalo yung class president namin ay nabigla. Tiningnan namin ulit at nandoon pa rin si sister sa may hagdan. Nagtataka kami, si sister nga ba yun? O yun ang sinasabi nilang multo na madre sa retreat house sa Baguio City. Maraming salamat sa pakikinig sa Istorya. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo.